So yan, nagre-ready na kami ni Ate Heart. Oh. Good morning! Papak na yan Ate Heart. Ate Heart, manwan. You have to carry it. Cloud, yours. Siguro bilang magulang, yun lang talaga yung kaligayahan mo, yung lahat ng sakripisyo mo. Tears of joy lang to, ha? Tears of joy. Lahat ng sakripisyo mo para sa mga anak mo. Tapos ulam nila. So ulam natin ngayon ay parang pork steak na hindi naman siya ribs, pork chop. So ready na ang mga baho nila. So yan, nagre-ready na kami ni Ate Heart. Oh. Good morning! Papak na yan Ate Heart. Ate Heart, one. You have to carry it. Cloud, yours, Cloud. Bye, girls. So, at time check na. Alas 12 na. So, tapos na lahat ang mga gawaing bahay. Yung mga... Salamat pala sa mga nagbayad sa insurance natin. Kasi, ano, due date na. Salamat sa mga nag-transfer ng mga bayad nila. Thank you, thank you. At saka sa mga nag-order sa atin, thank you din. At ano pa ba? So, gusto ko i-share sa inyo for today. Sorry pala kagabi, absent po tayo kasi nilalamig po ako. So, nilalamig na naman tayo. anong tawag nito? Nirayuma ako kagabi. Ang sakit talaga, kaya nagpahinga ako ng maaga. So, yun. Pero wala akong lagnat, okay naman. So, gusto kong i-share sa inyo ang mga nangyayari ngayon sa amin. Akala ko kung ano na yung kanin ko pala, nakalimutan ko yung kanin muntik na. So, yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Ngayon, relax-relax sa mini Kimi. Sumasakit yung dito ko, Diyos ko po, sa... Ang dami bang labahin? Ay, Diyos ko po, hindi matapos-tapos kapag may mga batang maliliit, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo kung kamusta na kami ng mga biyanan ko, kung okay ba kami. So, kami ni Apa, sobrang wala kaming... Nung, di ba, sinare ko na to sa inyo, nung nandun pa kami dun sa lugar nila, hindi talaga kami okay. Kasi, mixed emotion yung nararamdaman niya. Pati ako, nararamdaman ko na gusto kong umalis, pero ayoko siyang iwan, yung ganun ba? Ayoko na tumira doon, pero gusto ko siyang isama, pero alam ko na imposible yung gagawin namin. Kasi na-try na namin yon last time, 2017, hindi pa rin nag-workout, kasi ginugulo pa din kami ng mga biyanan, yung ganun ba? So, hindi talaga siya magiging okay sa amin for now. So, yun, pagdating naman namin dito sa Pilipinas, yung relasyon namin ni Apa bumalik sa dati, yung nakikita niya yung rason ko kung bakit ako pumunta dito sa Pilipinas, kung bakit gustong-gusto kong umuwi. Hindi para sa sarili ko, kasi yun yung laging sinasabi ng ibang hindi nakakaalam na sarili ko lang daw yung iniisip ko. Hindi po. Kung sarili ko lang yung iniisip ko, bakit ako pupunta dito sa Pilipinas at magsisimula from scratch at saka maghihirap ako ng ako lang mag-isa sa mga bata. Sobrang hirap kaya mag-isa. Pero hindi yung gusto ko. Ang gusto ko kasi yung mga bata magiging
yung magiging bata sila, yung magiging equal yung balance yung buhay nila. Doon kasi hindi. Alam nyo naman, sobrang iba doon. Tapos dito sa atin, sobrang iba. Gusto ko silang maranasan nila yung buhay na naranasan ko nung bata ako. Yung magiging bata ka talaga, yung may laro ka, may mga yung mag-aaral, tapos yung basta balance ng buhay ba, hindi laging nasa bahay, nakatago, ganun, hindi. Alam naman ni Apa talaga, lagi niyang sinasabi, kaya takot nga yung biyanan ko kasi laging sinasabi ni Apa na maganda ang buhay sa Pilipinas kasi yung buhay nila doon, balance, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro ipon, pero marunong sila mag-enjoy sa buhay, yung ganun ba. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo na kami ni Apa, isang goal lang yung gusto namin. Yung goal lang talaga namin ay yung mga anak namin magiging masaya. Yung, kasi para sa amin ha, kami ni Apa, para sa amin yung buhay namin tapos na. Nag-enjoy na kami sa buhay namin, nakita na namin yung mundo. Sana sa mga anak namin, maibigay naman namin yung hindi namin naranasan at saka naranasan namin na magaganda, yung ganun ba. Kaya laging sinasabi ni Apa sa mga bata na mahal ko kayo, konting sakripisyo lang, magiging buo din tayo, yung ganun ba. Sana nga sa mga tawag nito, naiyak na naman ako, sana nga sa mga biyanan ko, yun, maintindihan nila ba na yung buhay kasi ni Apa, hindi na para sa kanila dapat. Para sa amin na, pero ganun talagang kultura nila, di ba? Sobrang bait lang talaga ni Apa na anak. Sobra. Yung sakripisyo talaga ni Apa para sa sa nanay niya. Sobra. Sobra yung sakripisyo niya. Sobra yung pagmamahal niya. Kasi na naawa siya kasi mag-isa lang nga, di ba? Pero yung problema kasi noon, nung nandun pa kami, hindi ko rin maintindihan kasi noong una mabait naman yung biyanan ko, wala akong problema kasi ang tagal na namin nagsama, di ba? Mag 14 years na, di ba? Tagal na namin magkasama, alam ko na yung ugali niya, pero nung lockdown talaga, siguro naka-experience din siya ng depression, naka-experience din siya ng pagbabago. Siguro ako din, na-experience ko yun, kaya lang hindi ko siya maintindihan, hindi din niya ako maintindihan, kaya nag-clash kami. Pero never akong dumating sa punto na binabastos ko siya, yung pinapagalitan niya ako, tapos sinasagot ko siya, never po. Hindi po ako ganun. Never kong ginanon yung biyanan ko kasi ako kasi, kami kasi, tinuruan kami na kahit gaano katama yung nakakantanda sa amin, hindi talaga kami dapat sumagot. Kaya ako, tumanda na lang ako, never pa ako nakasagot sa papa ko, never pa ako nakasagot sa mama ko, kasi yun yung turo sa amin, na hindi kami sasagot sa mga magulang namin. Kung alam man namin na mali yung magulang namin, tapos tama kami, i-explain lang yan namin after sa diskusyon, yung ganun ba. Pero never ko po binastos yung biyanan ko. Siguro yung mali ko lang siguro doon, kasi siguro kinausap ko na siya ilang beses na, pero hindi niya ako pinapakinggan. Yung binabrush off lang niya ako na, okay lang yan, nagdadrama ka lang, okay, hindi pa ngayon, hindi ka pwedeng umuwi. Siguro dinamdam ko yun ng sobra-sobra kasi sobrang gusto kong umuwi or bakasyon, pero ayaw talaga niya. Sinabihan pa niya ako na magbakasyon daw ako after 5 taon, which is sobra naman, di ba? 3 taon na ako doon, tapos 5 taon pa daw. So, 8 taon. Kaya doon talaga ako parang sumabog na. At wala naman akong ibang kaibigan. So, yung ginawa kong kaibigan ay ang kayo sa YouTube. Kaya lang, binigyan nila ng ibang kahulugan. So, yun. Kaya sumabog yung sitwasyon. So, at least,
yung sitwasyon na yun, na idulot lang ay maganda, nakauwi kami ng mas maaga ng mga bata. Kaya ganun. Pero, kahit sa kabila ng nangyari, alam nyo, lagi kong pinapaalala sa mga bata na gaano kabait yung lola nila kapag walang sumpong. Lagi kong sinasabihan yung mga bata na tawagan nyo yung lola nyo, mag-message kayo. Lagi kong ina-assure na nagme-message sila sa lola nila, kinukumusta nila, hindi man araw-araw, pero every week talaga nangungumusta sila sa lola nila. Ako yung gumagawa ng paraan para magiging okay ba? Hindi man kami okay, pero at least sa mga bata, okay sila. Kasi hindi naman sila, wala naman silang kasalanan ang mga bata. Siguro yung nasaktan lang talaga din ako sa biyanan ko. Yung hindi maganda yung trato niya talaga kay Ate Heart. Yung sobra na. Doon talaga ako. Tapos yung bata, hindi na din talaga siya masaya. Tapos nagiging depressed na siya. Nakikita niyo naman sa vlog noon, di ba? Hindi siya tumatawa. Malungkot siya. Malungkot na bata. Pero ngayon dito sa Pilipinas, dahil din sa tulong ng mga magulang ko, bumalik yung dating... Naiyak na naman ako. Bumalik talaga yung dating saya ni Ate Heart. Sobrang saya ko. Siguro bilang magulang, yun lang talaga yung kaligayahan mo, yung lahat ng sakripisyo mo. Tears of joy lang to, ha? Tears of joy. Lahat ng sakripisyo mo para sa mga anak mo, basta masaya lang sila. Okay na, bayad na. Parang ganun ba? Naiyak ako, teka. Naiyak ako kasi masaya ako. Sobra, masaya ako. Masaya ako sa mga nangyayari sa mga bata. Sobra, masaya talaga ako. Kahit medyo minsan, sobrang pagod na ako, hirap. Pero kinakaya ko talaga kasi alam ko magiging masaya sila. Are you happy here, Kimmy? Happy? Thank you po sa lahat na nag-message sa akin, Ate Naomi, Ate Eva, Ate Ming, Sis Daisy. Hi, Sis Daisy from Surigao. Sis Lynn, Apan, marami. Tita Yolanda. Hi, Tita Yolanda. Inspiration ko si Tita Yolanda, pero kasi papareho yung pinagdaanan namin. Sa lahat ng mga ate ko dyan, salamat sa pag-PM sa inyo. Salamat sa mga tulong nyo. Sis Ruby, thank you. Ate Helen, thank you. Ate Vicky, Ate City City, sa lahat. Talaga, sobrang thank you sa pagmamahal nyo. Ate Eva, thank you. Hindi napapagod si Ate Eva, kaka-advice din. So, thank you sa lahat. Thank you sa mga viewers natin, sa mga support. Shout out kay Sir Mario Bernabe, Sis Flair Gaveria, Sis Daylinda, Sis Chantal na laging andyan, Sis Lydia. Thank you. Sis Lonnie. Thank you sa lahat. At salamat sa suporta nyo sa every night sa live natin. Kahit minsan konti lang tayo, pero masayang-masaya tayo. Nakakawala siya ng stress. So, thank you sa lahat. God bless everyone. Salamat. At bukas update ko din kayo about sa mga bata. Bye!